Good morning and happy Monday po sa inyong lahat. Welcome again sa kusina ni Peli. Samahan niyo po akong magluto ng ating pananghalian. And bago tayo mag-start, palike naman po, share and subscribe sa kusina ni Peli. Ang ating pong ulam ay upo na lalagyan natin ng miswa at sardinas. Ang ginawa ko po dito sa isang upo na maliit ay ginayat ko po ng ganito ang itsura. So, depende po sa paggayat ninyo ng inyong upo na lulutuin. Ang ating sardinas, mayroon tayong miswa. Gagamit tayo ng ginger, ng shallot. So, depende po sa inyo kung anong gusto ninyong onion na gamitin. At ang ating garlic at patis. Gagamit po tayo ng patis, ng salt and pepper, at syempre oil sa ating pagkikisa. So, meron po tayong atay at ito po ay ibinoil ko para maalis yung lansa ng ating pong atay. Yung dugo at lansa ay para mawala sa ating pong atay na gagawing bistik. Gagamit tayo ng maraming onion. So, nasa sa inyo kung anong gusto ninyong gayat sa inyong gagamiting onion. And gagamit tayo ng soy sauce at ng lemon or calamansi. Wala po akong lemon at calamansi, kaya ang gagamitin ko ay vinegar. At gagamit rin po ako dito ng konting sugar. So mag-start na tayong magluto ng ating pong tanghalian. So mag-start na tayong mag-isa ng ating upo na lalagyan natin ng miswa at sardinas. So, pinaiinit ko na po yung ating paglulutuan. At maglalagay na rin po ako ng oil. So, hayaan po nating uminit ang ating mantika, ang tawag natin. Kapag mainit na yung mantika natin, ilagay na po natin yung ginger. Na rin natin ang ating pong shallot. And then yung ating garlic. Hinati ko dahil gagamitin natin sa ating pagluluto ng bistik. Natin yung ating upo. Ayan, medyo nasunog. Napalakas yung apoy natin. Pahinain natin. Pahinain natin ang patis. Hayaan nating maluto ang ating upo. Sunod nating ilagay ang ating sardinas. Masagana sardines. Ito, hindi ko mabuksan. Ilagay na po natin. And then haluin natin. Then, maglagay tayo ng salt. Then, palalakasin natin yung ating apoy. So, kapag siya po'y nakulukulo na, nagisa na natin, ibubuhos natin yung ating pinaghugasan ng bigas. Tama na yun. Mga 3 cups. And then, hayaan nating makakulo ang ating ibinuhos na hugas bigas. So, hayaan nating makakulo at nang maluto yung ating pong upo. So, habang kumukulo, maglalagay po tayo ng kaunti pang salt at ng ating pong ground black pepper.
Lagyan po natin. And then mamaya isusunod na natin yung ating misua. Kapag luto na yung ating upo. So isusunod na natin yung ating misua. Kukuha tayo ng isang. Ganito po ang ating misua. Alisin natin ang tali. And then ating bali-baliin. Then haluin po natin na dyan ay lalapot. So ready na po yung miswa natin. Luto na ang ating miswa. Susunod natin ang ating pong bistik na atay. So mag-start naman tayo magluto ng ating bistik na atay. So, i-on natin ang ating flame at hayaan natin uminit ang ating pong paglulutuan, ang kawali o kaserola, kung saan man ninyo gustong lutuin ang inyong lulutuin na bistik na atay. So, naglagay na tayo ng konting oil, dadagdagan pa natin. At uusok na talaga yung ating kawali. Ilalagay na po natin ang ating onion. Pag ganito hiwa-hiwalay na, medyo napatas yung ating apoy, ay ating po unang hahanguin ang ating sibuyas. Ipunasan natin. At may konting. Hindi maglagay tayo ng oil ulit dito sa kawali natin. Susunod natin ay ang ating atay. Lagay na po natin. Medyo ipapry po natin. So habang piniprito nyo ang ating atay, ay inyo pong balik-balikin. Babalik-balikin para maluto yung atay natin. Then, kapag ganito na, alam nyo na inakala ninyo medyo na-fry na siya, isusunod natin ang ating pong bawang. Ilagay natin ang bawang natin. So, kapag inakala nyo luto na ang inyong atay, ay lagyan na po natin ng soy sauce. Ating takali ng soy sauce natin. Lagay natin ang soy sauce. Hayaan natin kumulo siya. Maglalagay tayo ng ground black pepper. Lagay tayo ng brown sugar. And then, mag-add din tayo ng konting tubig. Para hindi masyadong maalat. Lagyan natin ng tubig. Then, hayaan natin kumulo ang ating nilulutong atay. So, mag-add tayo ng vinegar. Kung wala tayong kalamansi or lemon. So, vinegar ang ating gagamitin. Huwag po nating hahaluin. So, lagay na natin ang ating onion. At ready na ang ating bistik na atay. Patay natin ang ating apoy. So, ready na po ang ating ginisang upo with miswa at sardinas at ang ating bistik na atay. So, napakasimple po ng ating ulam at masarap ang ating pananghalian. So, sana'y nagustuhan nyo ang aking pong simpleng recipe at huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa Kusina ni Peli. So, see you next time. Thanks for watching. Bye!